Nakita ni Keith one-time tourman si IBF-WBC welterweight champion Errol "The Truth" Spence Jr. na may mga tamang tools upang bigyan si Manny Pacquiao ng kanyang pangwalong karer na pagkatalo ngayong August 21. Sinabi ng dating kampiyon ng WBA, WBC 147 pounds na si Thurman na ang pagkakaroon ni Pacquiao ng southpaw na posisyon ay hindi magagamit sa kanyang laban sa southpaw na si Spence, kaya't hindi siya makakaasa na manalo si Pacman sa laban. Ang may injury na si Thurman ay malapit nang manalo kay Pacquiao sa kanilang pagharap 2 taon na ang nakalipas. Natalo lang si Thurman sa pamamagitan ng split decision mula noon na hindi na napapalaban si Pacman, kaya malamang burado na daw ang galing ni Pacquiao pag nakaharap itong si Errol Spence Jr. sa ring. Si Manny Pacquiao ay gumagawa ng maraming shadow boxing sa harap ng kanyang mga boxing fans. Ngunit mukhang bumagal daw at hindi tulad ng Pacquiao noong nakaraan. Si Errol Spence Jr. daw ay maaari ring matalo tulad ng nakita natin sa kanyang laban kay Sean Porter noong September 2019. Si Errol ay mukhang mabagal at flat-footed sa laban na yon, pero panalo pa rin siya kay Porter. "Nakuha lang ni Manny Pacquiao ang panalo sa akin sa 1 punto, sabi ni Thurman sa ES News. "Ipinagmamalaki niya ang kanyang panalo sa akin na hindi man lang ako binigyan ng rematch. One more time. Naniniwala ako na si Spence ay mayroon sa lahat ng tools na kinakailangan upang matalo si Manny Pacquiao. Gayon din sa palagay ko, ang style talaga ang magdadala sa laban," ayon kay Thurman. Ang mga galaw ni Pacquiao kontra sa mga orthodox na kalaban ay hindi niya pwedeng gawin dito sa southpaw na si Spence, ayon kay One Time. "Ito ay magiging katulad ng isang orthodox na nakikipaglaban sa isa pa ring orthodox. Si Manny Pacquiao at Errol Spence Jr. ay hindi natin masyadong nakikita na nakipaglaban sa kapwa southpaw. Kaya hindi natin alam kung sino ang lamang nito pagdating sa laban ng southpaw versus southpaw. Ang huling pagkakataon na nakita kong lumaban itong si Errol Spence Jr. ay kontra kay Lemont Peterson," sabi ni Thurman, kung saan si Spence ang nanalo. Sa memory daw ni Thurman, isang napakatalente daw na southpaw si Spence. Si Spence daw ay gagamitin ang jab sa buong laban at madali na lang daw itong manalo gamit ang 1-2 na mga bitaw sa buong laban. Sa palagay daw ni Thurman, maari daw na subukan ni Spence at gawin ang unang discarding yun. Ngunit dahil daw magalaw si Pacquiao, mahirapan daw si Spence na umaasa na lang sa jab sa buong laban. Dahil si Spence daw ay mas malaking tao, maaaring itulak niya si Pacquiao ihatid sa lubid at doon na babanatan sa katawan na yun ang mga paborito sa mga laban ni Spence, dagdag pa ni Thurman. "Sa palagay ko, ito na ang isa o dalawang bagay na pabor si Errol Spence Jr. Ngunit tulad ng sinabi ko, kung mayroon mang lumalabas na nakakagulat, hindi na tayo dapat magtaka, lalo na kasama ang bilis. Sa bilis at lakas ay siguradong aabutan ka. Wala nang iba yan kundi nagmula kay Manny Pacquiao," sabi ni Thurman. Sa laban ng ito, si Spence ay 5'9½" lamang sa height, sa reach, at kasama na ang mas bata kumpara dito sa 5'5½" na si Manny Pacquiao. Sa ngayon, si Thurman ay walang schedule na laban, ngunit magbabalik siya sa ring pagkatapos ng summer at siguradong lalabanan niya ang isa sa mga contenders dito sa welterweight division. Ang isang perpektong laban para kay Thurman ay ang WBA Super World Welterweight Champion na si Yordynis Ugas na magbibigay sa kanya ng belt kung siya ay manalo. Kailangan ni Thurman ang titulong WBA upang akitin si Spence o Pacquiao na labanan siya. Dapat ipilit ni Thurman ito sa management ng PBC upang mag-set up ng laban sa pagitan ni Yordynis Ugas, dahil kung manalo siya, magkaroon siya ng ticket upang labanan siya ni Spence. Gusto ni Spence ang WBA belt para maging undisputed champion sa 147 pounds division kung sakaling manalo siya sa laban kay Pacquiao. Salamat, mag-iwan na lang kayo ng comment, like at subscribe.